Yes, we're ready. Upo ka muna, Tin. Check ko lang kung ready na rin sila, Mommy. Paalam nito at agad pumanhik sa itaas. Umupo si Christine sa katapat kong sofa katabi ni Darius. Nilingon niya ito ngunit parang wala itong nakikita. Hey Darius, I heard mag-enroll na daw kayo bukas. Maybe I could accompany you. Don't bother, Christine. We can do it. I know you can, but I can assist you since this will be your first year in. I said, we're fine. We can do it alone. We don't need your help. Saglit na natulala si Christine bagong umiti ng pilit. Parang hindi nito alintana ang pagkapahiya dahil sa ginagawang pagtanggi na Darius. Sa nakikita ko ay mukhang totoo nga na may gusto ito kay Darius, pero si Darius ay mukhang walang pakialam. Napatingin ako sa mukha niyang kunot ang noo at mukhang iritado habang may pinipindot na kung ano sa phone. Who are you texting with? Rinig kong usisa ni Christine dito, sabay lapit ng mukha nito sa cellphone ni Darius at parang nanigas ito sa nakita. What the hell? Mind your own business, Christine! Singhal na Darius sabay tayo at iwas ng phone nito. Napalunok ako sa iritado niyang tono. Halos panawa naman ang kulay ang mukha ni Christine at napatingin sa akin. Nag-isang guhit ang mga labi nito. Kumunot ang noo ko. Bakit parang may gumuhit na galit at sakit sa mga mata nito nang tingnan niya ako? We're here! Parang bulang nawala ang kakaibang emosyon sa mga mata ni Christine nang makitang pababa na si Daniel, kasunod ang mommy at daddy nito, kasama si Dylan. Masiglang sinalubong nito si na Ma'am Carla at nakipagbeso dito. Si Darius naman ay nauna nang lumabas. Nakang napatingin si Daniel dito at minalingan ako nang nagtatanong na tingin. Nagkibit balikat na lang ako. Sumakay na kami sa sasakyan at doon ko nakumpirmang sasama nga sa amin si Christine. Napabuntong hininga ako at tila nawala ng gana. You go in, Mabel. Utos ni Daniel. Nakaupo na si Darius sa likod at may nakasaksak na headset sa tenga. Napatingin pa ako kay Christine bago pumasok. Iniisip ko kasi baka gusto niyang tabihan si Darius. Napasmid siya at nag-iwas ng tingin kaya pumasok na ako at tumabi kay Darius. Hindi man lang ito umayos ng upo nang makapasok na ako. Sumunod na pumasok ay si Christine at tumabi sa akin. Inalagay pa nito ang maliit na bag sa gitna namin na parang ayaw niyang magkadikit ang mga balat namin. Napangiwi ako. Let's go! Anunsyo ni Daniel nang makapasok na siya sa sakyan at may sara ang pinto. Agad namang pinaharurot ni Sir Mark ang sakyan at habang nasa biyahe ay nag-uusap si na Ma'am Carla at Christine. Nakikisala din si Daniel paminsan-minsan. Si Darius naman ay walang imik at nakatingin lang sa labas ng bintana. Puting di napapanas sa laway nito. Bulong ko. Hindi ako natatakot na marinig niya dahil sa nakasalpak na earphone sa tenga nito. Ngunit nang gumalaw ito at bahagya akong nilingon ay kinabahan ako. Nakakunot ang noon nito nang salubungin ko ang tingin niya. Nagawa ko pang magtaas ng kilay na parang walang sinabing kakaiba. Nakita kong umiling siya at ibinaling na lang ulit ang tingin sa labas. Nakahinga ko ng maluwag nang minsang may pinindot ito sa cellphone ay sumulya pa ito sa akin na parabang tinitingnan kung nakatingin ba ako sa phone niya. Kala mo naman may makikita kong kung ano doon. So, where's Marcus, Christine? Rinig kong tanong ni Sir Mark. Narinig ko namang bumuntong hininga ang katabi ko bago sumagot. He's in the hospital again, Tito. As usual. May halong tabang sa tono ng pananalita nito. Ha? Huh? Nasa ospital? Ang dada niya? Bakit may sakit kaya ito? Simula nang dumating ako sa bahay ng mga Chu ay hindi ko pa nakikita ang daddy na Christine. Ang mommy naman niya ay hindi sinasadyang nakita ko nang minsang nagtapon ako ng basura sa labas. Malaki ang hawig nito sa mommy niya, pati na rin ang kulay ng balat. Hindi pa ba magaling, Auntie Tavivian mo? Rinig kong tanong ni Ma'am Carla. Nabigla ko pagkarinig sa pangalan binanggit nito. Sunod-sunod na napalunok ako. Kapangalan kasi ito ng inay. Nakaramdam ako ng pambabara ng lalamunan. Hindi ko maiwasang mapakislot sa upuan. Miss na miss ko na kasi si inay. Kamusta na kaya siya? Nasaan na kaya siya ngayon? Buhay pa kaya siya? Mas lalo lang akong hindi mapakali sa huling naisip. Ang isiping patay na ito ay sobrang nagpabigat sa kalooban ko.
Mataray na napatingin si Christine sa gawi ko. Napansin siguro nito ang pagiging malikot ko. Inayos nito ang kanyang bag sa tabi ko at muling binalingan si Ma'am Carla. She's under observation pa daw po. Katatapos lang ang session niya ng chemo kahapon. So, Dad needs to be there again. Sagot nito at nagibit balikat. Yeah, she really needs her brother beside her. Sagot ni Sir Mark. Don't worry, Christine. You will have all his time pag gumaling na yung tita mo. Don't feel bad about it. I hope so, Tito. May halong tampo pa rin na sagot nito. Such an insensitive brat. Ranig kong bulong ni Darius. Napalingon ako sa gawin ni Christine at mukhang hindi naman ito narinig iyon. Grabe talaga ang bibig ng lalaking ito. Napakasakit magsalita. Nilingon ko siya at pinalitan ng mga mata. Umirap lang ito at bumaling ulit sa labas ng bintana. Napailing na lang ako. Mayabang na yung suplado pa. Grabe, full package nga. Marami ng tao sa mall nang makarating kami. Sa bagay ay linggo ngayon at nalalapit na ang pasukan kaya malamang ay abala ang lahat sa pagbili ng mga gamit sa school. Napangiti ako at lalong na-excite sa nalalapit na pasukan. Nang makapasok na ay dumiretso kami sa 4th floor ng mall para magpasukat daw ng uniform. Lalo ako na-excite nang makita ko ang itsura ng magiging uniform namin. Katulad ito ng uniform ng mga Korean na napapanood ko sa TV. Good morning, sir, ma'am. Bati agad ng babae na halos kaedad ni Ma'am Carla. Mukhang kilalang kilala na sila dito base sa pag-upo kaagad ni Sir Mark sa isang sofa doon. Hi, Erin. Si Ma'am Tara at Bessie mo nasaan? Tanong nito sa babaeng tinawag niyang Erin. Ngumiti ito sa akin kaya nginitian ko din siya. Bessie at Tara? Ibig sabihin ay dito nagtatrabaho yung dalawang bading na kaibigan ni Ma'am Carla? Iginala ko ang paningin sa paligid. Hindi ganoong karami ang tao dahil siguro maaga pa. Maraming sample ng mga gowns at mga dress sa paligid at base sa mga designs nito ay mukhang nakakalula ang mga presyo. Naku, mamayang tanghali pa po sila pupunta dito, ma'am. May appointment po kasi sila kay Mr. Monte Carlo ngayon. Magpapakasal na po kasi at si Ma'am Tara ang gusto niyang mag-design ng gown ng bride niya. Nakangiting sagot nito. Tumango lang si Ma'am Carla at bumaling sa akin. Siya nga pala, Erin. Magpapagawa kami ng uniform para sa Kambal at kay Mabel. Alam na nila, Bessie, iyon. Dumaan lang kami para magpasukat. Sabi nito. Tumango ang babae at iginiya kami sa isang kwarto. May tinawag itong isang baklang empleyado rin doon at pina-assist si Darius at Daniel. Si Kristen naman ay umupo sa sofa kasabay si Ma'am Carla. Hindi ba siya magpapagawa ng uniform? Isip-isip ko. Upo ka muna, Mabel. Nakangiting utos ni Erin sa akin at may kinuhang kung ano sa table. Ngumiti lang ako at umupo. Nang bumalik siya ay hawak na niya ang isang medida at sinimulan na akong sukatan. Ang ganda-ganda mo namang bata ka. Siguradong bagay na bagay sa iyo magiging uniform mo. Sabi nito habang sinisipat-sipat ang balikat ko. Namula ako dahil sa sinabi niya. Nang lumabas ako ay nandoon na sina Daniel at Darius. Nang mapansin nila ako ay agad na silang tumayo at nagpaalam kay Ate Erin. Pag labas namin ng boutique ay agad na dumiretso kami sa department store para mamili ng bag at sapatos. Hiyang-hiya ako dahil ang mamahal na mga binibili ni Ma'am Carla para sa akin. Binilhan niya din ako ng ilang damit at pants. Kaya naman sobrang hiya at pasasalamat ang nararamdaman ko. Nasa bookstore kami nang mapansin ko ang pagsunod ni Christine kay Darius sa isang shop ng mga English novels. Hindi ako pamilyar sa mga iyon dahil sa mga e-book lang ako umaasa para makapagbasa. Try this one, Darius. Rinig ko pang sabi nito. Nagkibit-balikat lang ako at ipinagpatuloy na ang pamimili ng mga notebooks. Napangiti ako nang halos hindi ako makapili ng mga designs na nandoon. Lahat kasi ay magaganda. Wow. Namangha ako nang mahagip ng mata ko ang isang librong pamilyar ang title. Nabasa ko na ito dati sa e-book pero iba pa rin kung talagang sa libro mo na siya mababasa. Excited na lumapit ako doon dahil nag-iisa lang ang copy na nakita ko. Dadamputin ko na sana ito nang maunahan ako ng isang lalaki. Nauna siyang makakuha kaya naman sa kamay niya tumama ang kamay ko. Napatingala ako at nagtama ang paningin namin. Oops! Biglang sabi nito at tingin sa kamay kong nakahawak pa rin sa kanya. Nahihiyang binitawan ko ito. Sorry, hindi ko napansin na kukunin mo rin. Sige, sa'yo na. You wanna buy this one too?
Pigil nito sa sasabihin ko. Namangha ako sa lamig ng boses niya. Maganda ang chinito niyang mga mata at matangos ang ilong nito. Hindi nagkakalayo ang taas nito sa kambal. Umiling ako at ngumiti. Hindi, hindi naman ako bibili. Titingnan ko lang sana. Nahihiyang sabi ko. Nakaka-intimidate ang itsura ng lalaking ito. Tumango siya kaya nagpaalam na ako. Sige, una na ako. Sabi ko sabay talikod pero tinawag niya ulit ako. Sandali, miss. Aha? Tanong ko nang lingunin ulit siya. Itinaas nito ang librong hawak niya. You sure? You don't wanna buy this? Mukhang last copy pa yata ito eh. Sabi nito. Ngumiti ako at umiling. Hindi, wala talaga sa plano kong bumili ng libro ngayon. Sagot ko. Totoo naman iyon dahil wala talaga sa budget ko ang pagbili ng libro. Lalo na ngayon na kailangan ko magtipid dahil mag-aaral na ako. Alright then. Nasurpresa pa ako nang ngitian niya ako. May lumabas na maliit na dimple sa kaliwang pisngi nito na lalong nagpalakas sa dating nito. Napakurap ako at tumalikod na. Kumuha lang ako ng ilang ballpen at saka hinanap na sila Ma'am Carla. Namataan ko sa Daniel na may tinitingnan. Sunodan ko ng tingin ang tinitingnan niya. Sina Christine at Darius na nag-uusap. Ngiting-ngiti si Christine at bahagya pang namumula habang si Darius naman ay nakikinig sa kung anong sinasabi niya. Halata sa mukha nito na nakuha ni Christine ang atensyon nito base sa pagkakatingin nito sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin, parang may kung ano akong naramdaman at ayoko sa pakiramdam na iyon. Nang nasa computer na ay nasa likod lang ako ni na Ma'am Carla, si Dylan ay karga-karga ni Sir Mark. Masaya nag-uusap sina Daniel at Christine at si Darius ay nakapumulsa lang sa isang tabi. Hi! Napalingon ako sa lalaking lumapit sa gawin namin. Siya yung lalaking nakausap ko kanina. Teka, ako ba yung binati niya? Napalingon ako sa likod ko pero wala naman akong nakitang nakatingin sa kanya. Narinig ko ang mahinang halakhak niya. It's you, miss. Ako yung kanina, remember? Sabi nito. Napalingon na rin si Ma'am Carla sa amin. Bakit? Lester? Napalingon kami pareho na magsalita at lumapit si Daniel sa gawin namin. Daniel? Sagot naman ito. So magkakilala sila? Nandito ka rin pala. Tawa nito at nakipag-high five kay Daniel. Yeah? Tawa ni Daniel bago binalingan ako. Nga pala Lester, she's Mabel, a family friend. Kumindat pa ito sa akin. Mabel, ito naman si Lester. Classmate and teammate ko sa basketball. Hi. Tipid na ngumiti ako. Titig na titig naman si Lester habang inilalahad ang kamay niya. It's nice to meet you, Mabel. Tinanggap ko ang kamay niya. Small world. Tawa pa nito. Takang napatingin naman si Daniel sa amin. You know each other? Tanong nitong palipat-lipat ang tingin sa amin. Kanina lang bro, nakasabay ko siya sa isang shelf. Kumindat pa ito sa akin at alam kong nakita ni Daniel iyon. Pinamulahan ako ng muka. Oo. Nga pala Mabel, napatingin ako kay Lester. Ha? Huh? Here. Sabi nito sabay bigay na isang paper bag. Ha? Huh? Anong? Sa'yo na. Actually, hindi ko naman talaga gusto yan. Kaya sa'yo na. Sabi nito sabay kindat sa akin at siya na mismo ang naglagay nito sa kamay ko. Napakislot ako nang magtama ang mga kamay namin. Mukhang naramdaman niya iyon kaya napatitig siya sa mukha ko. Salamat. Dito. Sabay taas ko sa paper bag. Hiyang-hiya ako nang tapikin siya sa balikat ni Daniel na parang nanunukso. Si Kristen naman ay nakataas ang kilay habang nakahalukip-kip. No problem, Mabel. Can we go now? Umalingaw nga ang boses ni Darius sa likod ko. Sa gulat ko ay munti ko pang maibagsak ang paper bag na daladala ko. Who's that guy again, Daniel? Rinig kong tanong ni Sir Mark habang kumakain kami ng lunch sa isa sa mga paborito daw nilang kainan. Totoong masarap ang mga pagkain pero hindi ako masyadong makakain dahil kanina pa ako naiilang sa madalas na tingin ni Darius. Sa totoo lang ay kanina ko pa gustong magpaalam na pupunta sa CR pero nahihiya naman akong tumayo dahil halos kakasimula pa lang naming kumain. Who's guy, Dad? Tanong ni Daniel habang kinukuha ang mga gulay sa plato ni Christine at pinapalitan nito ng ibang gulay. The one who gave that paper bag to Mabel. Sagot ni Sir Mark habang sinusulya pa ng paper bag sa tabi ko. Pinamulahan ako ng mukha dahil doon.
I think I saw him once in one of our company's event. Nakakunot ang noon nito at mukhang pilit itong inaalala. Kahit nakatuon ang atensyon ko kay Sir Mark ay hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagsulyap ni Darius sa table ko nasaan ang paper bag na ibinigay sa akin ng kaklase nito. Napahigpit ang hawak ko sa tinidor nang magawin na naman ang tingin niya sa akin. Lester? Natatawang sabi ni Daniel nang mapagtanto ang itinatanong ng daddy nito. Of course, you know him, Dad. He's Mr. Escudero's son. His dad is one of our major stockholders. I see. Tipid na sagot nito at napasulya pa kay Ma'am Carla bago bumaling sa akin. So, is he courting you, Mabel? Naningkit ang singkit na mga mata nito. Napalunok ako nang wala sa oras. Po? Naku, hindi po. Kanina ko lang po siya nakilala at saka po, wala pa po sa isip ko ang magpaligaw. Mabilis na sagot ko at napainom ng tubig. Narinig kong tumawa si Ma'am Carla. That's good. You're too young for that. Sus, nagsalita ang hindi naligaw sa bata. Singit ni Ma'am Carla, sabay tapat pa ng kamay nito sa baba na para ipinapakita ang mukha nito. At isa pa maganda si Mabel, hindi na ako magtataka kung puputaktihin niya naman liligaw sa school. I agree with you, Mom. Nangingiting sabi naman ni Daniel. Lester is a good coach, Mabel. And I haven't seen him date anyone from our school. He's a good man. Just because you don't see him date anyone doesn't mean he's already a good man. Singit ni Darius. Kumunot ang noon ni Daniel sa biglang pagsingit ng kakambal. Bakas din ang gulat sa mukha ni Christine. Alright, I got your point. But I've known him for years. We're actually been friends for almost 3 years and... Napatigil si Daniel sa pagsalita dahil natawa ng mahina si Darius. Napatigil na din ako sa pagkain at napasulyap sa gawin niya. Nagtama ang mga paningin namin pero agad din ako nag-iwas. Hindi ko alam kung bakit palagi akong kinakabahan sa tuwing magkakasalubong ang mga tingin namin. So there! Sabi nito at binalingan ng tingin ang kakambal. He's your friend. That's why you're pushing him to Mabel? Napailing na natatawa ito. Kumunot ang noon ni Daniel at binitawan ang hawak nitong tinitol. I'm not just pushing him to Mabel. Like I've said, I've known Lester for years and I think Mabel got his full attention. And there would definitely no reasons for her not to like him. Maring sagot nito. Nararamdaman ko na naman ang namumuong tension sa pagitan nila pero mukhang naramdaman na rin ito ni Ma'am Carla. Daniel anak, siguro hiyaan na lang natin si Mabel dahil personal na buhay na niya iyan. Isa pa, sabi naman niyang hindi pa siya handang magpaligaw. At kung maliligaw man yung kaibigan mo, si Mabel na lang siguro ang bahala sa gagawin niya. Mahinahong sabi nito at napatingin sa gawi ko. Napatangutang ako. Wifey, she's too young for that. Ulit ni Sir Mark sa sinabi nito kanina. At saka napatingin sa akin. I know, I don't have the right to say all these things to you, Mabel. But since you're living in our house and you're a part of the family, I am treating you as my own. Para na rin anak aturing ko sa iyo. And like a father to his daughter, I only want what's best for you. I hope you understand that. Mahabang sabi nito. Napalunok ako para pigilan ang pambabara ng lalamunan. Ngayon ko naramdaman na wala na akong tatay. Parang ngayon ko lang napagtanto ang malaking kaibahan ng pagkakaroon ng sariling tatay. Huminga ako ng malalim at pinilit ng umiti habang tumatango. Maraming salamat po talaga, Sir. Makakaasa po kayo. Mag-aaral po ako mabuti. Ako rin. Mabel, tatandaan mong palagi na kapag kailangan mo ng kausap, na hindi mo masabi kahit kanino, nandito lang ako. Huwag ka mahihiya ha. Nakangiting sabi ni Ma'am Carla. Napakurap-kurap ako para pigilan ang namumuong luha sa gilid ng aking mga mata. Thank you po. Yun lang ang kaya kong sabihin ng mga oras na iyon. Pagkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ko. Lungkot dahil ramdam ko ang pangungulila sa mga magulang ko at tuwa dahil napunta ko sa mabuting tao. Kinagabihan ay maagang nagpahinga ang mag-asawa. Marahil ay napagod ang mga ito sa pamimili. Ako naman ay hindi dinadalaw ng antok dahil siguro sa pinaghalo-halong tuwa at excitement dahil bukas ay mag-e-enroll na kami. Napangiti ako. Iniisip ko na agad kung anong itsura ng school at kung mabait ba ang mga estudyante sa eskwelahang iyon. Napatingin ako sa side table at saka ko lang napansin ang paper bag na ibinigay ni Lester.
Gumangon ako para buksan iyon. Namilog ang mata ko nang hindi lang pala isa kundi dalawang libro ang nandoon. Wow, hindi ko pa nababasa to ah. Bulalas ko nang makita ang isang libro na tungkol sa mga panaginip. Sa tuwa ay niyakap ko ito at napatayo. Alam ko na. Mahinang bulong ko at agad na lumabas ng kwarto. Pupunta ako sa gawin ng pool at doon ako magbabasa. Tahimik ang buong paligid at tanging huni na lang ng kulisap ang maririnig. Napatingala ako at nakita ang sobrang daming bituin. Naglakad ako ng mabilis at umupo malapit sa pool. Napalingon pa ako sa paligid pagkatapos kong umupo. Napasimangot ako nang maalala ko ang nangyari ng huling beses akong tumambay dito. Di naman siguro yun pupunta dito ngayon. Nagkibit-balikat ako at sinimulang buklatin na ang libro. Unang pahina pa lang ay namanghana ako at naligaw sa ganda ng nilalaman nito. So, you love to read, huh? Munti ko pang mabitawan ang librong binabasa ko nang biglang may nagsalita sa likod ko. Kunot noong napalingon ako, kilalang kilala ko ang boses na iyon. Papatayin mo ba ako sa gulat ha? Singhal ko agad sa kanya pero imbes na sumagot ay dinaasan niya lang ako ng kilay at saka lumapit at umupo sa tabi ko. Bigla akong na-conscious kaya bahagi akong umisod palayo sa kanya. Kumunot naman ang noon nito nang makita ang ginawa ko. Amoy na amoy ko ang pamilyar niyang bango sa bawat pag-ihip ng hangin. Ano ba itong lalakon to? Naliligo ba ito ng pabango? What kind of books you usually read? Nabigla pa ako na magsalita ito. Nilingon ko siya at nakita ko nakatuon ang atensyon niya sa dibdib ko. Napakislup ako ng bahagya dahil sa kung anong pumasok sa isip ko. Teka, bakit siya nakatingin sa... Nang tingnan ko siya ulit ay nakatingin pa rin siya sa dibdib ko. Lalo ako napakislot at kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Ano kung... Naku, sinasabi ko na nga ba? Hindi talaga lahat ng tahimik at gwapo ay mapagkakatiwalaan at isa na itong si Darius sa mga iyon. Handa na sana akong siguan siya nang ilapit niya ang kamay niya papunta sa dibdib ko. Lalo ako nablangko at nagsisimula na magpanik ang utak ko. Can I see that? Tanong nito sabay lapit ng kamay sa dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. At talaga naman nagpaalam pa siya kung pwede niyang makita. Diyos kong mahabagin, anong sasagot ko? Hindi pa ako handa, no? Bago pa sumayad ang kamay niya sa akin ay napigilan ko na siya. Wag! Hindi pwede, Darius! Sorry pero hindi talaga pwede yung gusto mo. Bata pa tayo at saka... Hindi. Hindi pa ako handa sa... Sa ganyan. Oo, hindi pa ako handa talaga. Umiling pa ako para lalo siyang makumbinsi. What? Anong hindi ka pa handa? Naguguluhang tanong nito. Tumikim ako bago nagsalita ulit. Oo, hindi pa ako handa sa gusto mong mangyari. Sagot ko. Lalo lang kumunot ang noon niya at bumaba na naman ang tingin sa dibdib ko. Ba't talaga naman? Bakit ba siya tingin ang tingin sa... I was just asking you what kind of book is that? Sabay turo niya sa librong yakap-yakap ko. Teka, yakap-yakap ko? Gusto kong batukan ang sarili ko dahil sa kung ano-anong pumasok sa isip ko. Yakap-yakap ko nga pala itong libro at ito pala ang tinitingnan niya at hindi ang tip-tip ko. You react as if someone's gonna try to rape you. Rinig kong sabi na to kaya napatingin ako sa mukha niya. Nakatagilid na siya sa akin ngayon at nakatingin sa kabilang side ng pool. You're not even sexy or hot. Sabi pa nito at nakakalokong pinasadahan ng tingin ng katawan ko. Agad na nag-init ang ulo ko at kumulo ang dugo ko dahil sa sinabi niya. Huminga ako ng malalim at napatayo. Gusto ko siyang sigawan at sabihin kapag tumaba ako, huyo siya sa akin. Na kapag naging hot, ako, hindi ko siya papansinin. Nakakainis. Halos magdugo na ang labi ko sa kakakagat. Pero hindi ako nakapag-react sa sinabi niya. Ang tanging nagawa ko na lang ay tingnan siya na masama at ipadyak ang mga paa ko dahil sa inis. Inis na bulalas ko at saka tumalikod. Wisit talaga itong lalakan to. Wala na siyang nasabi maganda. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko siyang humalakhak. Inis na nilingon ko siya. Parang sumasayaw ang mga mata niya dahil sa tubig at ilaw na nagre-reflect dito. Saglit pa ako napatulala sa itsura niya dahil ngayon ko lang siya nakita ngumiti na umabot sa mga mata nito. Pikunin! Sagaw nito at saka tumayo at tatawa-tawang nilagpasan ako at nauna nang pumasok sa bahay. Wala akong nagawa kundi ambaan siya ng suntok.
Tumaan muna ako sa kusina para uminom ng tubig bago pumasok sa kwarto. At nagulat pa ako ng madatnan si Darius sa tapat ng pinto. May kailangan ka? Alanganin ang tanong ko. Nagkibit-balikat lang siya at iniabot sa akin ng isang libro. Tiningnan ko iyon at halos kapareho na librong daladala ko. Here's the continuation of that book. It's not yet out here in our country. Sabi nito bago pa man ako makapagtanong. Inabot ko iyon at saka pinasadahan ng tingin. Mukhang bago pa iyon pero bakit niya ito ibinibigay sa akin? Hindi ko pa kasi ito tapos basahin. Hihiramin ko na lang sa iyo kapag natapos ko na. Basahin mo na muna. I'm done with this book. Kung gusto mo mabitin dyan sa binabasa mo, then fine. Sayang lang kasi sobrang interesting pa naman itong continuation. Bigla ako nag-alangan. Nahihiya ako pero gusto kong tanggapin iyon. Ganun ba? Mainang bulong ko. You sure? You don't wanna borrow this? Tanong ulit nito. Napakurap ako at napailing. Nahihiya talaga ako sa kanya. Okay. Good night then. Sabi nito at nagsimula ng humakbang palayo. Mariing napapikit ako. Wala naman siguro mawawala. Total, siya naman ang nagpahiram, diba? Teka lang, Darius. Habol ko sa kanya. What? Sabi nito at saka bumalik sa harapan ko. Bagyang napayuko ako nang maramdaman ang titig niya. Sige. Halos bulong na lang iyon. Anong sige? Tanong nito na may halong pang-aasar. Lumunok muna ako na ilang beses bago dunugtungan ang sinasabi ko. Sige na. Hihiramin ko na yan. Here. Sabi nito sabay abot sa akin ng libro. Salamat. Bulong ko. Hindi makatingin sa kanya at iniabot ang libro pero bagyan niyang inalayo ito kaya napatingala ako at kumunot ang noo. What did you say? Nakakaloko ang tingin niya. Umikot ang mata ko at nalukot ang aking ilong. Nagsisimula na naman ako mainis sa kanya. Sabi ko, thank you. Irap ko. Natuwa siya ng mahina at iniabot ang libro sa akin. Kinuha ko iyon at tinintay na umalis siya bago pumasok sa loob ng kwarto. Nagdaan ng ilang sandali ay hindi pa rin siya umaalis. Kunot noong tiningala ko siya at nakita kong nakangisi na naman siya. Automatic na nalukot ang mukha ko dahil sa pagkapikon. May kailangan ka pa ba? Nakasimangot pa rin na tanong ko. Imbis na sumagot ay pinisil niya ng bahagya ang ilong ko. Medyo nagulat ako sa ginawa niya kaya napaatras ako nang bitawan niya ang ilong ko. You're cute when you do that. Natatawang sabi nito. Wala sa sariling napatitig ako sa mukha niya. Mukhang nagulat din siya sa ginawa niya kaya tumikim siya at agad na nag-iwas ng tingin. Oh, go ahead. Good night. Mabilis na sabi nito at saka walang lingon na naglakad palayo. Medyo matagal na siyang wala sa paningin ko ay saka pa lang ako nakatugon sa sinabi niya. Good night din. Sambit ko bago tulalang pumasok sa kwarto. Ano bang nangyari sa'yo, Mabel? Sermon ko sa sarili ng tuluyan ang maisarado ang pinto. Parang binabayo na naman na dibdib ko sa lakas ng pintig nito. Ilang katok sa pinto ang nagpagising sa akin kinabukasan. Mabel? Boses iyon ni Ma'am Carla. Agad na napamulat ako at napabangon at mabilis ang hinawi ang kurtina sa aking kwarto. Nanliit ang mga mata ko nang tamaan ako ng sinag ng araw. Tanghali na? Tanghali ako ng gising? Nakakahiya. Ano ka ba, Mabel? Katulong ka dito at ikaw dapat ang naunang gumising kaysa sa mga amo mo? Napasabunot ako sa sarili at agad na tinungo ang pinto at hindi na ako nag-abalang magsuklay ng buhok dahil hiyang-hiya na ako kay Ma'am Carla. Pagbukas ko ng pinto ay agad na ako yumuko at humingi ng tawad. Hindi ngini na ako magpupuyat. Pangako yan. Sorry po, tinanghali ako ng gising. Hindi po kasi ako agad nakatulog kagabi. Pasensya na po talaga, Ma'am Carla. Napatigil ako sa pagsasalita nang mapansin kong hindi si Ma'am Carla ang nasa harapan ko. Unti-unti ako nag-angat ng tingin at nagtama ang mga mata namin ni Darius. Nanlaki ang mga mata ko at pagkatapos ay kinusot-kusot ko yun. Pinapagising ka ni Mommy. She's been knocking at your door pero hindi ka daw sumasagot. She's worried. Rinig kong sabi nito. Nag-angat ulit ako ng tingin at kunot noong nakatingin siya sa akin. Pagkatapos ay sinuri ang aking buhok, papunta sa aking mukha. Umangat ang isang kilay nito. Hey, maid! Tawag nito sabay snap ng daliri sa mukha ko. Sakalang ako natauhan at naging aware sa itsura ko. Shit, hindi ako nagsuklay at hindi pa ako nakaka-toothbrush. Paniguradong may muta at bakas ng laway pa sa mukha ko. Ano bang kamalasan nito sa umaga? Nakakahiya. Napuyat kasi ako kagabi. Pakasabi susunod na ako. Sabi ko habang nakatakip ng kalawang kamay sa bibig at ang kanan naman ay nakatakip sa aking mata.
Hurry up, cause we're going to school today. Sabi nito. Ha? Huh? School? Ulit ko sa sinabi niya. Hindi siya nagsalita kaya inilihis ko ang isang daliri ko na nakatakip sa aking mata para masilip ang mukha niya. Nasurpresa pa ako na makita ko siyang nakatingin na sa akin. Agad na tinakpan ko ulit ang aking mata. School? Nung gagawin? Shit! Enrollan? Mag-e-enroll kami ngayon? Bakit ba nakalimutan mo yun, Maeva? Ay, gusto kong batukan ang sarili ko. I guess you just got back to your senses. Rinig kong sabi nito. Lalo ako napayuko dahil sa hiya. Sorry. Hingin pa umanhin ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga at nagsimula ng humakbang paalis. Tumalikod na ako papasok na sana ulit sa kwarto na magsalita ulit ito. Your hands are too little to cover all the mess in your face. Nangaasar na sabi nito at tuluyan ng umalis. Napapikit ako ng mariin at ramdam ko ang pag-iinit ng aking muka dahil sa pagkapahiya. Pabagsak na isinarado ko ang pinto at napasandal doon. Kung hindi ka nagpakita sa akin bago ako matulog kagabi, ay hindi ako mapupuyat ng ganito. Gigil na sambit ko at nagsimula ng mag-ayos para sa pagpunta sa school. Kumusta ang tulog mo, Mabel? Mukhang napagod ka yata kahapon. Sabi ni Ma'am Carla nang nasa hapagkainan na kami. Nakagat ko ang ibabang labi bago sumagot. Napuyat po kasi ako kagabi. Excited lang po ako sa pag-enroll. Palusot ko at napatingin kay Darius.